Maari po ba kayong bumalik na po sa inyong pamilya, ma'am? Hindi na po, ma'am. Bakit po? Mas mahal ko na yung kinakasama ko sa asawa ko. Kung ayaw mo sa akin, no, sige, ipakulong ko kayong dalawa. Doon kayong masaya si Papa muna, ipakulong kami. Okay lang. Ikaw, ma, pinapili ka namin. Kung kami ba o yan, eh pinili mo naman yan. Eh di makulong ka na lang. Di ka naman naawa sa amin eh. Hindi rin kami maaawa sa'yo. Magandang hapon po, Tay. Maraming salamat po sa pagpunta nito. At of course, Ma'am Joanne, good afternoon din po. Sino po nag-aalaga sa mga anak nyo ngayon, Tay? Yung isang kapatid din niya, yung panganay. Mm-mm. So ilan taon ba yung mga anak niyo, sir? Sabi po dito ng aming reporter, 8 ang inyong mga anak. Mga ilan taon po sila, sir? Yung bunso po namin, 7 years old. So meron pang minor de edad talaga? May 5 years old ba kayo, ma'am? Hindi po, 7 na po. 7 years old. So kayo yung pinakamatanda, ma'am. Ilan taon na po? Pangalawa po ako, 22. 22. So meron pa kayong mga bunsong kapatid na mga teenager pa, nag-aaral pa. Opo. Ilan pa nag-aaral, sir? Lima po. Lima po po ang nag-aaral. Okay. Sige sir, itong si Ma'am Gina Magbato, ang inyo pong misis, okay. Kailan po siya huling nagparamdam sa inyo, sir? Last week po. Mm-hmm. Okay. At saan na daw po siya ngayon, sir? Andun pa rin po, sa probinsya po nila. Sa Agusan pa rin po. Opo. Okay. Pero nung September, nung nagpaalam sa inyo ang misis ninyo, ano po ang pagkakasabi niya? Anong paalam niya sa inyo? Uwi daw muna, magbabantay daw sa magulang niya may sakit. Mm-hmm. Yun po ang paalam. Yun lang po. Okay. Tapos nung pag-uwi po niya ng Setyembre, nakikipag-usap pa po ba? Nagtumatawag pa po ba sa inyo? Opo. Tumatawag po. Opo. Kumakontak pa po. Kumakontak. Kumbaga regular naman ang pakikipag-usap. Paano mo nalaman, Sir Hero, na meron na pong ibang inyong misis? Nag-chat, yes, ma'am, po sa akin yung lalaki sa Facebook. Bakit naman kayo chinat? Yun po, nagsabi siya sa akin na, mahal na mahal kayong mama mo. Oo. Yun po. Tapos nagsend po na siya ng mga picture nila. Kala ko po hindi totoo. Mm-mm. Ayun, kaya ano. Kilala niyo po ba, sir, yung lalaki? Hindi po, ma'am. Hindi po. Kilala po ng magulang, hindi din niyo din po alam? Hindi po. Hindi daw po nila yung lalaki kilala. Okay, ano sabi ng mama mo nung nakipag-usap sa'yo yung lalaki? Wala po, hindi naman po siya nagsasalita. Pero na, kumbaga, nakumpirma mo ba sa nanay mo? Kasi binidyo call ko po nung mismong araw na yun. Anong sinabi ng nanay mo sa'yo? Nakasalanan ko to. May nagawa kong kasalanan. Yun lang. Yun pagkatapos nun, sir, nakipag-usap pa po si Mrs. sa inyo. Opo. Napag-usapan niyo po kung paano po yung gagawin niya sa kasal ninyo, sa inyong pagsasama. Baliwalain na lang daw. Huwag na lang daw po siyang isipin dahil maghanap na lang daw po ako na iba rin. Dahil mayroon na rin daw siya pong kinakasama. Nako. Ay, paano daw po ang mga anak ninyo, sir? Sabi niya sa akin, ako na lang daw bahala. Sabi ko, kailangan ka pa ng mga anak natin dahil maliliit pa ito, nag-aaral pa ito eh. Mm-mm. Sabi niya, bahala ka na, basta. Yun na lang. Yun ang sabi niya sa akin. Sa 30 years niyo, sir, na pagsasama, ito po ba yung kauna-unang pagkakataon na nangyari ito? Itong una lang po. Yung sa 30 years na yun, sir, masaya naman po ang inyong pagsasama ni ma'am? Opo, wala naman, hindi naman po kami nag-aaway. Mm-mm. Masaya naman po kami. Mm-mm. Isang bis nga lang po napahiwalay siya nung umuwi lang po siya ng probinsya nila. Yun lang po. Yun lang po talaga. Wala po kayong idea, sir, kung paano niya nakilala itong lalaki or paano sila nagkamabutihan? Wala po akong kakuan. Sabi niya, dayo lang daw din yung lalaki na yun dun. Okay. Sige, tingnan natin. Good afternoon po, Ma'am Gina. Ma'am, kasama po natin dito ang inyo pong asawa, si Sir Hero Magbato, at ang inyo pong pangalawang anak, si Ma'am Joanne Magbato. At sila po ay may kahilingan sana, ma'am, na kayo po ay mapauwi dito sa Maynila. Pwede po ba kayong umuwi, ma'am? Maaari na po ba kayong umuwi dito? Hindi na po pwede, ma'am. Bakit po hindi na maaari, ma'am? 8 ang inyong anak, ma'am. Meron po kayong mga minor de edad pang anak dito sa Maynila. Ma'am, kagaya po ng sinasabi ko, no, nandito po ang inyong pamilya. Nais po nila kayo magkaayos at mauwi po dito sa Maynila. Maaari po ba kayong bumalik na po sa inyong pamilya, ma'am? Hindi na po, ma'am. Bakit po? Mas mahal ko na yung kinakasama ko sa asawa ko. Ma'am,
Paalala ko lamang po, ano, meron po kayong walong anak. Ang pinakabunso nyo po ay 7 years old, Ma'am Gina. Hindi po ba kayo naawa sa mga bata? Siyempre, naawa din ako. Oo. Ay, bakit ma'am mas pipiliin nyo pa yung lalaki kesa po sa mga anak ninyo? Siguro, hindi ko na mahal ng asawa ko, kaya ganun. Eh, ma'am, ang may hiling po na bumalik kayo, hindi lamang po si Sir Hero. In fact, nandito po yung pangalawa yung anak, si Ma'am Joanne Magbato. Nangutang-utang pa ako ng pamasahe mo para makauwi ka lang. Hindi ko na kaya to ipag-iiwan eh. Sabi mo, iiwan mo na yan kasi ano, uuwi ka sa amin. Nangako ka na nga sa akin eh. Tatanggapin ka naman namin, si Papa, tatanggapin ka naman niya. Pumunta kami dito para lang matulungan kami makauwi ka. Hindi na nga ako uwi dyan. Huwag niyo na lang ako ano, isipin niyo na lang ako, nag-abroad ako. Huwag niyo na lang ako ano yun. Ako nang bahala sa sarili ko. Eh paano yung mga ano, kapatid ko, may maliliit pa, hindi ko naman din yan kaya lahat alagaan. Pag andito ka, tinutulungan naman kita sa mga ano dito ah, sa bahay ah. Hindi ka naman nahihirapan sa bahay. Ano pang kulang kay Papa at sa amin, ginagawa naman ni Papa lahat. Umuwi ka na. Ano po ang sinasabi sa inyo ng mga kapatid ninyo tungkol sa mama mo? Ano po ang kagustuhan nila? Gusto po talaga na nila din umuwi si mama. Mm-hmm. Lalong-lalo na po yung siguro yung mga... Yung maliit pa. Oo, yung maliit pa, 7 years old, ma'am. Ano po ang sinabi ng inyong bunsong kapatid? Umiiyak po yun eh, lagi. Bakit daw po? Nanap niya si mama. Gusto niya pauwiin na. Sa ngayon, ma'am, nakausap po ba niya ang mama mo? Hindi na po. Hindi po niya nakakausap. Ma'am Gina. Po. Ma'am, bakit hindi mo maiwan itong si Arnel? Siguro po, hindi ko nakikita sa asawa ko na ano, nakikita ko nga Arnel kaya hindi ko siya pwede na maiwan. Ma'am Gina, kami po ay kung talagang wala na kayo ni Sir Hero, kung talagang hindi mo na siya matanggap, hindi mo na mahal, okay, sige, wala naman na tayong magagawa dyan. Pero si Sir Hero po, willing at mahal na mahal niyo siya, no? Tama opo. Ba, sir? Opo. Oh, mahal na mahal kayo ni Sir Hero. Willing na willing po siyang tanggapin kayo kahit alam niya na meron po kayong iba sa ngalan ng inyong mga anak at sa inyo pong pinagsamahan, Ma'am Gina. Ano pong masasabi niyo doon, ma'am? 30 taon kayo nagsama, ma'am, ha? At 8 po ang inyong anak. Hindi po birong panahon yan, ma'am. At marami po kayong apektadong mga anak dito. Karamihan po ay menor de edad pa. Kaya po, ma'am, humingi na akong tawad sa pamilya ko. So ano, ma'am, abandonuhin mo na lang sila? Ayaw mo na lang silang kausapin? Ayaw mo nang puntahan dito sa Maynila? Yun na, siguro po, ma'am. Ma'am Gina, may 7 years old kang anak, oh. Oh, sinabi ng panganay mo, ng pangalawa mong anak, hinahanap ka at umiiyak. Pwede po mo ipakulong yan? Pwede po, sir. Pero, syempre, sir, tinatry natin na ayusin as much as possible. Kasi, again... Hindi lang naman po kayong dalawang involved dito eh. Sa lahat naman po ng mga problema may involved po na pamilya, hindi po yung mag-asawa lamang ang apektado. Ang apektado po talaga dito ng malala ay yung mga anak. Mga anak. Hindi po ba? So sa ngalan po ng mga anak ninyo, Ma'am Gina, wala po ba kayong magagawa? Ano ba naman na pumunta kayo dito sa Maynila at makipagkita lang kayo sa pamilya ninyo? Willing po kami dito, ma'am. Kami na po ang sasagot sa inyong pamasahe. Ma'am Gina? Po? Ano ba yung nakikita mo kay Arnel na sinasabi mong hindi mo makita sa asawa niyo po? Maalaga kasi sa akin po, ma'am eh. Maalaga po. Ano pa, ma'am? Eh, mabait naman siya. Trabaho ng ano. Ang ano ko lang sa asawa ko. Kasi dati pa po yun, ma'am. Mga anak ako, iiwanan niya ako ng ano, mag-isa. Hindi po totoo yan, ma'am. Saksi po yung anak. Tay, ano ba ang trabaho niyo po? Mangangalakal lang po ako. Mangangalakal po kayo. Oh. At gaano po kayo katagal nagtatrabaho sa loob na isang araw, tay? Minsan po, maghapon. Alam ng anak ko yan. Tapos nanganak siya yung bunso namin dito sa Quezonab. Mm. Ako naman noon, nag-contraction ako. Mm-mm. Siyempre, pumapasok ako. Ang naiwan, itong... anak ko doon sa kanya. Mm-mm. Tapos minsan, hindi niya ako nakikita. Hapon naman ako dumadalaw din sa kanya dahil nagtatrabaho nga ako. So, kumbaga sir,
sa araw-araw po, kasi ang basically ang nirereklamo po ni Ma'am Gina sa inyo, hindi daw po kayo maalaga. Yung Arnel, maalaga daw po. Oo, naiwan daw po siya nung nanganak siya at kayo po ay laging wala. Siyempre po, naghanap buhay po ako, kaya lagi akong wala sa bahay. Ang iniaalala ko lang, yung mga kakainin ng mga anak ko, siyempre siya, hindi ko na rin makuhan dahil yung paghanap buhay nga, sa hirap ng buhay, kinabukasan, iisipin mo pa yung kakainin mo, kinabukasan. Mm-mm. Yan po yung iniisip ko. Kaya minsan siya, hindi ko na minsan siya na alagaan dahil siyempre, ang mga anak, ang dami kong mga anak, yun na lang po ang iniisip ko. Si Ma'am Gina po ba ay may trabaho? Wala po, sa bahay lang po din siya. So housewife po si Ma'am Gina. Opo. At kayo po talaga ang nagtatrabaho. Tapos ang kalabasan po nito, ako pa ang masama, ako pa rin ang pabayang ama. Sa lahat ng to, Ma'am Joanne, ano pong masasabi niyo? Yung mga anak ko, alam po nila yan lahat. Mm-hmm. Ma. Oo. No. Alam mo naman, hindi naman ano si Papa, ano ka ba? Andiyan po siguro yung lalaki, kaya... No. Nung nakaraan lang, umiiyak ka sa akin, sabi mo... Pag wala yung lalaki dyan. Ano ka na? Uuwi ka na kasi hindi ka binibigyan ng pera dyan ng lalaki, wala kang ulam. Nanghiram ka pa sa akin ng 300. Grabe. Mabayaran ko din yun? Hindi ko inaano yun, Ma, kasi ang sabi mo kasi, nagre-reklamo ka sa akin, kaya naghanap agad ako ng pamasahe mo, nag-utang-utang na nga ako, para lang may pamasahe ka, tapos hindi na naman matutuloy. Tapos ngayon, kinakausap ka namin, bumabaliktad ka na naman, diyan ka na naman sa lalaki mo. Eh, nung nakaraan, halos iyak-iyak ka sa akin. Sabihin, uwi ka na. Tapos ngayon, uurong ka na naman kung kailan andyan na. Hindi mo ba iniisip yung mga maliliit mo pang anak? Hindi ko na nga halos maalagaan din yung anak ko kasi dalawa-dalawa na yung inaalagaan kong pamilya. Si ate lang kawawa. So Miss Joanne, meron din po kayong sarili niyo ng pamilya? Oo, may sariling pamilya na po siya. Okay, so ilan din ang anak mo, ma'am? Isa lang po. Isang anak ninyo, may asawa din po ba kayo? Katuwang niyo naman sa buhay, ma'am. Opo. So sa pamilya niyo ngayon, ilan po ang sumusuporta sa mga natitira mong mga bunsong kapatid? Kami-kami lang po. Kayo lang na, yung panganay mong kapatid may trabaho din? Wala po. Wala. Yung sumunod sa'yo? Nag-aaral pa po. Nag-aaral pa. So, yung natitira, bukod sa inyo nung dalawang panganay, nag-aaral pa sila lahat? Nag-aaral po. At lahat yun, Tay, ikaw ang nagpapa-aral po, at katuwang mo sila? Opo. Nay Gina, po. Nay, hindi ka ba naaawa sa mga anak mo naman? Diyos ko naman, napakabata pa po ng mga anak ninyo. Alam mo, Nay, pwede po kayong ipakulong ni Tatay Hero, sa totoo lang po. At kung naririnig po ako ni Arnel, kung katabi nyo man po siya ngayon, ipaalam nyo po na maaari po kayo ipakulong na dalawa. Alam nyo po ba yun, Nay? Alam ko yun. Oo, alam nyo naman pala, Nay, eh. Kasal po kayo, legal kayong kasal ni Tatay Hero. Alam nyo po pala yung responsibilidad ninyo. At maaari po kayong makulong na dalawa. Bakit nyo pa rin po itinutuloy? Hindi ko naman po kaya magsama kami nga sa asawa. Hindi ko na kaya magsama pa kami. Sige, Tay. Sige po. Kahit mga bata na lang, kahit ako, ayos lang. Magsama man tayo sa isang bahay, basta yung kwan, kahit hindi tayo magkahiwalay. Kaya nga, maghingi na lang akong tawad sa inyo. Kahit magkahiwalay tayo ng tulugan, basta ang mga bata nandun, ikaw mag-alaga. Okay lang sa akin yun. Hindi na kita hinahabol. Yung hinahabol ko, yung mga anak natin. Ang importante, yung mga bata nag-aalaga. Walang nag-aalaga. Yung mga bata lang ang iniisip ko, hindi na ikaw yung iniisip ko. Tapos, kadami-daming babae, kung tutusin lang. Yung mga bata lang ang kawawa sa atin. Pag ganyan ka. Kung ayaw mo sa akin, no, sige, magpakulong, ipakulong ko kayong dalawa. Gusto mo yon? Sige, magpakulong kayo. Yun ang gusto mo, ipakulong ko kayo. Anong gusto mong mangyari? Ano, uwi ka dito o makulong kayong dalawa? Magsama na lang kayo sa kulungan. Pag wala yung lalaki mo, puro pakaawa ka sa mga anak mo. Hingi kang pera. Tapos ngayon, nandito na. Upang nandyan yung katabi ng lalaki mo, iba na naman sasabihin mo. Ayun, lalaki mo. Iba na lang pa naman. Siya na lang ang kuhan mo. Sabi ko sa'yo. Siya na lang sinusunod mo. Ang kapal naman ang mukha ng lalaki na yan. Wala siyang kasalanan dito. Ako may kasalanan. Anong wala? Dinidiktahan ka lang ng lalaki na yan. Kung anong sasabihin mo. Wala siyang mga sa akin.
Ako may kasalanan, hindi ako uwi. Huwag may damay yung isa. Anong hindi? Bakit hindi siya kadamay? Dinidiktahin ka lang. Kung anong sasabihin walang mo. Walang alam yun. Walang alam yun. O sige, mag-ikulpa. Kulong ko na lang kayo. Yun ang gusto nyo. Dalawa kayo magkulong. Ma'am Gina? O? Kasi hindi kami nalilinawan ni Attorney Pao kung ano, even yung kaasawa niyo po at mga anak po ninyo. Kasi hindi po pwedeng oo o hindi. Ayoko na yung sagot niyo po. Kaya nga po tinatanong kayo ni Attorney Pao. Yun na po eh. Tinatanong po kayo ni Attorney Pao, gayon din po ng inyong asawa kung ano po ang plano niyo. Kasi ma'am, hindi naman po pwedeng ayaw niyo na. Ayoko nang bumalik sa'yo. Ayoko nang umuwi. Magbigay po kayo ng plano para sa mga bata. Gayon din po sa asawa po ninyo. Wala po kaming makitang sagot sa inyo, ma'am eh. Magbigay naman po kayo ng kung ano po yung gusto kahit ninyong mangyari. Kahit nga commitment man lang. Actually ma'am, kahit commitment lang po. Para sa mga anak niyo. Pwede naman ako dadalaw dyan sa ano, pero hindi rin ako pwede magtagal. Bakit naman, Ma'am Gina? Bakit hindi po pwede magtagal? May anak ba kayong inaalagaan dyan na hindi natin alam? Ano pong nangyayari dyan? Wala naman po, Ma'am. Oo, oh, eh bakit hindi ka pwedeng umalis, Ma'am? Kayo na nga sinasabi ko, Ma'am, hindi ko pwede maiwan tong kinakasama ko. Dahil? Dahil mahal ko na siya, ma'am. Uy, pag mahal mo ba, ma'am, babiyahe ka lang naman ng Maynila, hindi ka ba pwede umalis kahit 5 araw, 10 araw? Baka naman buntis ka, ma'am. Hindi po. Oh, eh bakit hindi ka pwedeng dumalaw sa mga anak mo, ma'am? Oo, parang ayaw niya talagang kausap. Sige, ganito na lang, ma'am Gina, ha? Dahil ayaw niyo po at talagang mukhang nagmamatigas po kayo, nakakaawa po ang inyong pamilya sa totoo lang, ano, buo ng desisyon ko po, ma'am, hindi na ako makapagbalikan sa asawa ko. Ma'am, alam po ba ni Sir Arnel na may asawa kayo o hindi? Alam niya po. Oo. Eh, yun na nga sinasabi ko. Alam pala ng asawa, ng kinakasama niyo na may asawa kayo. O, di pareho kayong may kasalanan. Hindi ba? Tama po si Sir Hero. Pwede niya kayo ipakulong. So, kung ganun na lang, sir, kung ayaw talaga niya makipag-ay sa inyo, pwede niyo po siyang kasuhan. Pwede po maging adultery yan. Pwede din po nating ipasok sa bawsi kasi inabandonan niya yung mga anak ninyo eh. Hindi ba? Opo. Pwede din po kayong manghingi ng sustento kung tutusin. Kasi opo, kung lalo na po kung may trabaho na siya dun sa agusan, responsibilidad po yan ng parehong magulang. So kung kinakailangan niyo po ng tulong tay sa pangsustento po sa inyong mga anak dahil napakahirap po ng inyong trabaho bilang isang mangangalakal. Hindi ba? Hindi po maaari na kayo lamang yung susustento sa mga anak ninyo. Dapat po pati si nanay magbigay din ng sustento. Nay Gina, narinig mo ba? Opo. May mensahe na lang po ba kayo sa inyong pamilya? Total naririnig po nila kayo. Pasensya ka na. Nanghiya ako sa inyo lahat ng tawad. Pero patawarin niyo ako. Na kung doon kayong masaya si Papa muna ipakulong kami, okay lang. Ikaw ma, pinapili ka namin kung kami ba o yan, eh ipinili mo naman yan, eh di makulong ka na lang. Di ka naman naawa sa amin eh, hindi rin kami maaawa sa'yo. Kami na nga nung nagmamakaawa sa'yo na bumalik ka, ayaw mo naman. Ginagawan ka na ng paraan, ayaw mo pa rin. Eh yan talaga pinili mo, makukulong ka talaga. Wala akong magagawa na kung yan talaga ang ano. Marami kang magagawa ma, dali-dali lang. Kasalanan ko naman din. Papadalan ka ng pamasay, ayaw mo pa rin. Biruin mo, pati anak niya, nagbibigay na ng pamasay sa kanya, ayaw pa din. Dali-dali lang ng paraan umuwi, nung nakaraan lang, mama kaawa ka uuwi, tapos ngayon, ayaw mo na naman. Parang nagdadalaga ata ito si... Bala kayo ni Papa, kami kay Papa andiyo kami yung, ano, kung gusto niyang lalaki makulong ka. Bala kayo. Kung ayaw naman po ninyo, Ma'am Gina, na bumalik, wala naman pong problema doon. Ang sa amin lang, ma'am, magbigay kayo ng plano para po sana sa mga bata dahil 8 po ito, madam. Hindi naman po pwedeng sasabihin nyo kay attorney na ayaw mo na dahil mas mahal mo na po yung bago niyong boyfriend. Ganito na lang po, magbigay na lang kami sustento po, ma'am. Ma'am, hindi lang naman po sustento yung responsibility. Hindi ko kailangan yung sustento mo. Kailangan ko makulong kayong dalawa. Hindi, kung yun ang nais mo, ipakulong mo. Oh, yun pala ang gusto nyo eh. Sige, ganito na lang po talaga. Hindi mo naman ako mapatawad. Gusto mo talaga akong makulong. Pinapatawad ka na nga eh. Nagmamatigas ka pa. Oh, may okay. Pinapatanong po ang ating netizen. Ano daw po ang trabaho ni Arnel? At ano daw po ba ang nabibigay niya sa'yo?
Sa isang linggo po, ma'am. Ano lang yung sahod niya? 2-4 lang po. Ano po ang trabaho niya, ma'am? Construction po. Construction. Oo. Oh. Eh, ganun din naman pala, ma'am. Nagtatrabaho din po ng matiwasay si Sir Hero at napakasipag po niya. Hindi naman po mabubuhay ang 8 yung anak ng... Hindi po siya nagpakahirap din na magtrabaho. Magkandakuba sa pangangalakal, hindi po ba? Willing nga siya magpatawad sa inyo, ma'am, eh. Sige na po. Maraming salamat na lang, ma'am, at magandang hapon po. Sir Hero, kakausapin po kayo ng staff po namin sa kabilang studio at masampahan din po natin ang kaso yung nanay po ninyo. Mm-hmm. Opo, para maobliga din po siya na magpakananay po sa inyong walong magkakapatid. Tama. Po. Maraming salamat po. At maraming salamat din po, Ma'am Joanne, sa inyong panahon.